Magandang araw sa inyo, Sitio Pangil. Nandito na naman akong muli, ang lingkod nyo na si Crisanto. Unang-una po sa lahat, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagtanggap nyo sa mga istoryang ipinapadala ko rito sa inyong channel. Hindi ko na malayang ito na pala ang 10 beses na nagpadala ako ng sulat sa inyo. Kaya naman ngayon ay gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang kwentong narinig ko lang din sa isang dating kakilala na actually ay hindi ko na matandaan kung sino. Pero masasabi kong isa ito sa mga istoryang nagpatayo ng balahibo ko at nagpanginig sa akin ng matindi. Tungkol ito sa dalawang taong naninirahan daw noon sa iisang apartment building sa isang syudad sa bandang Kanlurang, Visayas. Kung tama ang pagkakatanda ko, nangyari ito noong mga taong 1993. Base sa kwento sa akin ng kakilala ko. Kagagraduate lang daw noon sa kolehiyo ng isang binatang itago na lang natin sa pangalang Densho. Bilang isang engineer. Nang matanggap daw ang binata ang una niyang naging proyekto, ay nagdesisyon siyang manirahan sa isang apartment building na malapit dun sa site kung saan siya magtatrabaho. Maliit lang naman daw yung inupahan niyang kwarto pero ayos na raw yun kay Densho. Meron naman daw kasing sariling banyo, tapos may maliit ding kusina na pwede niyang paglutuan ng pagkain. Sapat na yun para sa panandalian niyang pananatili doon. Wala pa raw isang linggong naninirahan doon si Densho ay may lumipat namang isang babae sa katabi niyang unit. Napansin agad ni Densho yung babae dahil ubod daw ito ng ganda. Ito raw yung klase ng babaeng lilingunin mo talaga kapag napadaan ito sa harap mo. Kahit na simple lang at wala naman itong kaarte-arte sa katawan. Aurora daw ang pangalan nito. Narinig kasi ni Densho na tinawag ito nung landlady nila. Ang kaso mukhang mahiyain daw itong si Aurora. Bihirang-bihira lang daw kasi itong lumabas ng unit niya pagkatapos ay palagi pa itong nakayuko. Ilag na ilag din ito sa ibang tao na parabang may kung ano itong itinatago. Ipinagkibit-balikat lang daw ni Densho yun dahil kahit na nagagandahan siya dun sa dalaga, ay wala naman siyang balak na makipagkilala rito. Trabaho ang ipinunta niya doon. Isa pa may naiwan siyang nobya doon sa lugar nila. Kaya dapat ay magpakatino siya. Yun ang palagi niyang paalala sa kanyang sarili. Pero napakahirap daw para kay Densho na iwasan ang dalaga at hindi ito isipin. Lalo na tuwing gabi. Ilang araw pa lang daw noon mula nang maging kapitbahay niya ang dalaga nang magsimula siyang makarinig ng kakaiba at tila kakatuwang mga tunog na nanggagaling mula sa unit nito tuwing sasapit ang hating gabi. Mga tunog na halos bumubuhay at nagpapainit sa mga kalamnan ni Densho kahit na anong iwas niya. Langya naman tong babaeng to. Oo, akala mo kung sinong matino at mahiyaan kapag lumalabas ng bahay. Pero nasa loob naman pala ang kulo. Napahilamos pa sa mukha si Densho habang patuloy niyang naririnig ang impit at tila ng aakit na mga ungol ni Aurora na parabang may ginagawa itong kababalaghan sa sariling katawan.
Manipis lang kasi ang pader na naghihiwalay sa mga tinutuluyan nila. Kaya dinig na dinig niya talaga ang mga ingay na ginagawa ng bago niyang kapitbahay. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang magtakip na lang ng unan sa sariling tenga para hindi na lang ito marinig. Nang sa wakas ay medyo nakakailip na raw si Denso, bigla na naman siyang naalimpungatan nang makarinig na naman siya ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng unit ni Aurora. Isang malakas na kalabog na hindi ng tagal ay nasundan pa ng mas kakaibang tunog o huni na parang nanggagaling naman sa isang hayop. Teka, si Aurora din ba yun? Parang hindi na yata tao ang gumagawa ng ingay na yun, ha? Napakunot ang noon ni Denso. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa papag na pinatukan niya ng kutsun para mas pakinggan pang maigi yung ingay sa kabilang unit. Idinikit pa niya ang tenga niya sa pader. Lalo lang daw lumakas ang mga ungol ni Aurora. Mga daing nito na parabang hindi na nasisiyahan sa kung anumang ginagawa niya. Para daw kasing umiiyak na ito. Nasasaktan. Kaya lalong nagtataka si Denso. May kasama ba si Aurora doon sa loob? Bukod kasi sa ingay na nanggagaling kay Aurora, patuloy pa rin naririnig ni Denso yung mga tila gumagaralgal na alulong na sinasabayan pa ng malalakas na kalabog na hindi niya naman malaman kung nanggagaling ba sa loob ng unit ni Aurora o sa labas ng building nila. Pero parang nakakapagtaka naman yata kung sa labas galing yung ingay na yun. Nasa ikalawang palapag tong unit namin, di ba? Muli ay napahilamos na lang si Denso sa sariling mukha sa sobrang sipayo. Ibinagsak na lang uli niya ang sarili sa higaan at pinilit na matulog sa kabila ng ingay. Kinabukasan muntik nang malate sa trabaho si Denso dahil tinanghali siya ng gising. Inis na inis siya noon kay Aurora dahil ito ang dahilan kaya napuyat siya nung nagdaang gabi. Handa na sana siyang ireklamo ang dalaga sa kanilang landlady. Nang paglabas niya ng unit ay bigla naman niya itong nakasalubong. Mugto ang mga mata nito at hindi rin nakaligtas sa paningin ni Denso. Ang malaking pasa sa braso nito na pilit pang ikinukubli ni Aurora sa pamamagitan ng paghalukip-kip niya. Parang bigla raw naawa ang binata nang makita niya ang hitsura ng dalaga. Biglang umurong yung galit niya para dito. Kaya imbis na magreklamo ay dumiretso na lang siya sa trabaho. Bossing, mukhang may pinagpuyatan ka kagabi, ah. Nangingitim yung ilalim ng mata mo, eh. Yun daw ang unang bati sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Denso pagdating na pagdating niya sa kanilang site. Wala, no? Napuyat ako sa ingay ng kapitbahay ko. Pagkatapos sa iritabling ikinuwento raw ni Denso ang nangyari nung nagdaang gabi na naging dahilan kaya siya napuyat. Nako, ingat ka, bossing. Baka mamaya aswang na yung kapitbahay mo. Aswang? Anong aswang? Huwag mo sabihin naniniwala ka doon, Gardo. Abay, uhu, bossing. Nakakita na kaya ako noon. Sa kabalita ko, marami daw talagang aswang doon sa tinutuluyan mo ngayon.
Doon din yata yung may napabalitang aswang na nahuli raw sana ang kaso, nakawala. Talaga? Totoo ba ang sinasabi mo, Gardo? Oo nga, boss. Kaya kung ako sa inyo, magdadala na ako palagi ng pangontra tulad ng asin, bawang, saka itong lana. Ipinakita pa ng tauhan niyang si Gardo kay Denso ang isang maliit na butelya na may lamang langis at kung ano-anong hindi niya malamang bagay sa loob. Ano yan? Lana nga yan, bossing. Isang uri ng langis na dinasalan. Kumukulo yan sa tuwing may malapit na aswang. At pwede mo rin gamitin yan laban sa kanila. Ipapahid mo lang yan sa mga palapulsuhan mo pagkatapos ay hindi na nila maaamoy ang dugo mo. Magkano mo naman ibibenta? Isagtaan lang, boss. Bilin mo na. Napailing na lang daw si Denso nang makitang ang lapad ng ngiti ni Gardo habang bumubunod siya ng pera sa wallet niya. Naisip niya tuloy na mukhang nabudol lang siya sa sales talk ni Gardo. Pero bahala na. Susubukan na lang niya mamayang gabi kung epektibo ba ito. Malay niya, baka gumana ito mamaya kapag nag-ingay na naman si Aurora. Bandang alas 12 na ng hating gabi, ay gising pa rin si Denso. Titig na titig siya sa maliit na butelyang naglalaman ng dinasalang langis na kanina ay ibinenta sa kanya ng tauhang si Gardo. Kumukulo ito, kasabay ng impit na mga ungol ni Aurora at ang mga pagalit na angil at huning ngayon ay nagpapakilabot na sa bawat balahibo niya. Hindi tuloy alam ni Denso kung matatay ba siya o maiihi sa takot dahil ngayon parang nakumpirma na niyang totoo nga ang sinasabi ni Gardo sa kanya kanina. Mukhang aswang nga ang bago niyang kapitbahay. Hindi niya tuloy alam kung magsisisi ba siya o magpapasalamat sa nalaman niyang impormasyon na yun. Kahit kasi anong pilit niya ay hindi na siya makatulog sa pag-aalala lang baka mamaya bigla na lang siyang magising na nasa tabi niya na si Aurora at handa na siyang lapain nito. Diyos ko Lord, wag naman po sana. Napaantanda si Denso sa takot dahil doon ay magdamag tuloy siyang dilat. At sa pagkakataong ito ay talagang hindi na siya nakapasok sa trabaho. Hindi rin siya makalabas ng bahay dahil sa takot na baka mamaya ay makasalubong niya si Aurora. At makursunodahan siya nitong gawing hapunan mamayang gabi. Kaya nga ganun na lang ang gulat ng binata nang bigla na lang may kumatok sa pintuan niya nung mga bandang tanghali ng araw na yun. Sino yan? Denso, ako ito si Aling Greta. Pakibuksan mo nga itong pintuan at kakausapin lang kita. Oh, kayo ho pala Aling Greta. Ano ho yun? Pinilit ni Denso na umaktong normal sa harapan ng kanilang landlady dahil nakakahiya nga naman kung ipapakita na ritong natatakot siya gayong tirik na tirik pa ang araw. May mga natanggap kasi akong reklamo tungkol sa mga ingay daw na naririnig mula sa banda rito sa inyo. Eh kayo lang naman ni Aurora ang nakatira dito dahil puro bakante naman yung tatlong unit na katabi ninyo. Eh, ano bang ingay daw yun? Bigla raw nang laki ang mata ni Denso. Hindi lang dahil sa tanong ng kanilang landlady
kundi dahil na rin nalaman niyang dadalawa lang pala sila ni Aurora sa bandang dulong yun ng second floor. Hindi niya alam na bakante pala yung tatlong katabi pa nilang unit. Pero gustuhin man daw ni Denso na isumbong si Aurora ay natatakot naman siyang baka balikan siya ng kapitbahay niyang aswang. Kaya, naku, Aling Greta, hindi ko alam eh. Parang ahong may naririnig akong mga ingay pero dun yata sa baba yung galing. Parang lagi yung may nag-aaway. Nagsinungaling si Denso sa kanyang landlady. Ang ganun ba? Sige. Mukhang mag-asawa na naman nga sa ibaba ang may kagagawan ng ingay. Palalayasin ko na talaga ang mga yun. Siya, salamat sa'yo. Ako'y mauuna na. Pasensya na sa istorbo. Akmang isasara na raw ni Denso noon ang pintuan ng unit niya nang bigla na lang daw may nagsalita. Maraming salamat. Diyos ko po! Napaigtad pa raw si Denso sa gulat nang makitang si Aurora, ang babaeng bigla na lang sumulpot sa bandang kaliwa niya. Pasensya ka na. Nagulat pa kita. Gusto ko lang namang magpasalamat sa iyo na hindi mo ako isinumbong kay Aling Greta kahit na alam ko namang naririnig mo ko tuwing gabi. Bigla raw napayuko si Aurora sa harap niya kaya kahit na natatakot siya ay nakaramdam siya ng takot sa dalaga. Okay lang. Basta huwag mo lang akong kakainin, ha? Maghanap ka na lang ng iba. Marami namang masasamang tao dyan sa paligid eh. Sila na lang. Sila na lang ang kainin mo. Bigla na lang daw nagangat ng mukha si Aurora at tiningnan si Denso ng puno ng pagtataka sa mga mata. Huwag ka mag-alala, Aurora. Alam ko na ang sikreto mo pero hindi ko naman yun ipagsasabi. Alam kong aswang ka, kaya hindi ako aswang. Huwag mo kong itulad sa nakakadiring mga nilalang na yun. Bigla na lang daw umiyak si Aurora sa harapan niya, kaya sobrang nagtaka si Denso. Habang sapu-sapo niya yung parte ng pisngi niya na sinampal ng dalaga. Kung hindi ka aswang, bakit kumukulutong lana? Kapag naririnig kong nag-iingay ka sa kabe. Kung hindi ka aswang, bakit kumukulutong lana kapag naririnig kong nag-iingay ka sa gabi? Peke ba to? Walang niyang gardong yun. Bigla raw tinitigan ni Aurora ang botelyang naglalaman ng lana bago siya nito sinagot. Hindi yan, peke. Totoo ang sinasabi sa iyo na botelang yan. Kumukulo yan sa gabi dahil totoong may aswang. Pero hindi ako. Kundi yung pinagkakautangan ng tiyahin ko. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata ni Aurora. Pinagkakautangan ng tiyahin mo? Bakit ikaw ang ginagambala niya? Ako kasi ang pinambayad ng tiyahin ko sa utang ng angkan nila. Ano? Anong klaseng utang yun? Ikinuwento ni Aurora kay Denso ang pinagmula ng lahat. Noong araw daw kasi, yung angkan ng tiyahin ni Aurora ay may inangking lupa na hindi nila akalaing pagmamay-ari pala ng isang aswang. Nananahimik naman ito noon pero bigla nila itong ginambala. At nang gumanti ito ay hindi naman pala nila kayang panindigan.
Binalak nilang isauli na lang daw sa aswang ang pag-aari nito. Pero hindi na raw nito yun gustong tanggapin dahil ang gusto nito ay bigyan nila siya ng isang alay. Isang babaeng maaari niyang gamitin bilang punlaan ng mga supling na magpapatuloy ng kanyang paubos na raw na lahi. Kaya nang maulilang lubos sa mga magulang niya si Aurora ay siya ang ipinain ng tiyahin niya sa aswang para tigilan na sila nito. E ang sama naman pala ng tiyahin mo? Pakiramdam daw ni Denso noon. Bigla siyang nawalan ng takot sa aswang. Sa sobrang awa sa dalaga ay inalok pa nga niya itong doon muna tumuloy sa unit niya para hindi siya masundan ng nakakatakot na nilalang na yun. Ipahid mo to sa ano? Ipahid mo sa mga papulsuhan mo itong lana para hindi ka na niya maamoy mamaya. Effective daw yan, sabi nung tauhan kong si Gardo. Maraming salamat sa iyo, Densyo. Walang anuman. Sa unang pagkakataon daw, ay nakatulog ng matiwasay si Aurora nang magdesisyon siyang manatili muna sa poder ni Densyo. Ipinaliwanag din nito sa binata na sa tuwing dadalaw pala ang aswang, ay para siyang nawawala sa sarili at nakakaramdam siya ng sobrang pag-iinit ng katawan na parabang isang paraan ng aswang upang akitin si Aurora. Kaya tuwing gabi ay naririnig ni Denso ang mga daing ng dalaga. Lalo tuloy na buhayan ang binata na tulungan nito. Awang-awa siya kay Aurora noon hanggang sa halos mag-iisang buwan na silang natutulog ng magkasama sa iisang silid. Dahil doon, napalapit sila sa isa't isa nang hindi namamalayan. At unti-unti ay nagkahulugan na pala ang kanilang loob. Pero dahil doon ay masyado silang nakampante. Parabang nawala sa isip nila na may aswang palang humahabol noon kay Aurora. Kaya nakalimutan nilang dapat pala silang mag-ingat. Dahil ang aswang, kayang-kaya nitong maganyong tao sa umaga na magiging paraan nito upang magmasid at alamin kung saan ba nagtatago si Aurora. Densyo, nakakaramdam na naman ako ng init ng katawan. Nagpahit naman ako ng lana kanina. Parang nalaman na yata ng aswang kung nasaan ako. Paano nangyari yun? May nakakaalam bang dito ka sa akin tumutuloy? Bigla raw napasinghap si Aurora nang maalalang may ibang taong ang nakakita sa kanya sa loob ng unit ni Densyo. Yung tubero. Nagpatawag kasi ng tubero si Aling Greta kanina. Umakyat siya dito tapos ako ang nabungaran nila dito sa unit mo. Wala raw nagawa si Densyo kundi ang mapamura. Kasabay ng biglang pagkalabog ng gawa sa makakapal na salamin na may mga bakal na parilyang makikitid ang pagitan bilang pangsuporta. Kitang-kita niyang bigla na lang nahawi yung kurtinang nakaharang sa binata. Dahil sa malakas na hangin na galing sa labas. Pagkatapos mula doon ay tumambad sa kanila ang hitsura ng isang nakakatakot at lumilipad na nilalang. Galit ang hitsura nito habang nakalabas ang mahabang dila. Ipinararangyan ito ang mahaba at matutulis na pangil na parabang ipinahihiwatig niyang yun ang gagamitin niya upang sagpangin ang binata. Mabuti na lang nakisama ang katawan ni Denso dahil ng mga sandaling yun ay hindi siya natakot. Ang tanging nasa isip lang ng binata noon ay kailangan niyang
protektahan si Aurora, anuman ang mangyari. Densyo, Densyo, natatakot ako. Hinawakan ni Densyo ang nanlalamig na kamay ng dalaga habang hindi niya inaalis ang tingin niya sa mukha ng napakapangit at nakakasuklam na aswang. Huwag ka mag-alala, Aurora. Hindi naman ikaw ang may utang sa kanya. Wala kang dapat na ikatakot. Hindi sa basta-basta pwedeng pumasok dito nang walang pahintulot mula sa akin. Ang sabi sa akin ng tauhan ko isa raw yun sa mga batas na hinding-hindi pwedeng baliin ng aswang. Eh paano kung hindi niya tayo tantanan? Hayaan mo siyang abuti ng umaga dyan sa labas, yun ay kung kaya niya. Duwag din naman niyang aswang na yan. Matapang lang yan ngayon dahil dadalawa lang tayo at alam niyang mas malakas siya kaysa sa atin. Sinasadya ni Denso na iparinig sa aswang ang usapan nilang yun ni Aurora. Sabi kasi sa kanya ni Garlo likas na mayabang daw ang aswang. Kaya pag hinamon mo ito ay siguradong hindi ka nito aatrasan. At yun nga ang gustong mangyari ni Densyo. Pero hindi naman siya gagawa ng ganun kung wala siyang plano. Ang ipinagdarasal niya lang ng mga sandaling yun ay sana hindi siya pumalakpak. Nagsimulang banggain ng aswang ang binata na parabang handa na nitong suwayin ang batas nila. Mukhang balak sila nitong pasukin sa loob ng unit ni Densyo. Kaya naman lalong nangatal sa takot si Aurora. Si Densyo naman ay nagsimula na ring kabahan. Lalo na nang unti-unti ay mabasag na ng aswang ang mga salamin ng kanyang bintana. Nakita niya pang ibinubuka na rin nito ng maigi ang bunganga nito. Na indikasyon daw na labis-labis na raw ang pagkagusto nitong lapain si Densyo. Mabuti na lang daw at bago patuloy ang masira ng aswang ang kahuli-hulihang tornilyo ng binata. Narinig na nila ang hiyawan ng mga tao sa kalsada. Sa wakas, dumating din si Nagardo kasama ang iba pa nitong mga kasamahang trabahador. Napawang may mga dalang sulu at tulos na pangsibat sa aswang. Kitang-kita ni Densyo na bigla na lang daw kumaripas ng lipad papalayo ang aswang na halatang natakot sa nakitang pagsugod ng mga tao. At doon pa lang ay alam na ni Densyo na magtatagumpay siya sa paglilitis kay Aurora. Pero paano kung balikan niya tayo, Densyo? Paano kung balikan ka niya? Huwag kang mag-alala, Aurora. Hindi niya gagawin yun dahil alam niyang alam ko na kung sino siya. Dahil nagawa niyang magpakita sa iyo sa anyo niya bilang tao. Bukod dun, sigurado akong hindi palalampasin ng mga kalahi niyang aswang ang ginawa niyang paglapastangan sa batas nila. Nang tangkain niya tayong pasukin dito ng walang pahintulot base sa impormasyong nakuha ko, kamatayan daw ang kapalit noon. Napahagulhol na lang daw si Aurora sa sobrang tuwa at pasasalamat noon kay Densyo na nagawa pa niyang halikan sa labi ang binata. Na hindi akalain ni Densyo na magiging una't huling halik pala ang matatanggap niya sa dalaga. Kinabukasan kasi nang magising si Densyo mula sa maiksi niyang tulog, wala na si Aurora sa tabi niya. Iniwan sa nito, kalakip ang isang sulat na nagsasabing hindi raw sila pwedeng magkatuluyan. Dahil alam ni Aurora na may ibang babae nang nauna sa kanya sa buhay ni Densyo. Yun daw ang babaeng tunay na nakatakda para sa binata at hindi ang isang katulad niya.
Bukod doon, hindi raw kampante si Aurora sa sinabi ni Denso na titigilan na sila ng aswang. Dahil kung sakaling babalik man ito, ayaw na ni Aurora na idamay pa si Denso sa kanyang problema. Hindi niya raw kayang mapahamak ang lalaking minamahal niya. Ang balita ko, mga ka-SP, pagkatapos daw ng nangyari ay lumipat na lang si Denso ng ibang mauupahan. Bagamat nasaktan daw ito na hindi sila nagkatuluyan ni Aurora, ay minabuti na lang nitong magpatuloy sa buhay. At kalaunan ay bumalik sa kanilang lugar kung saan naghihintay sa kanya ang totoo niyang kasintahan. Medyo tragic talaga ang ending ng kwentong to, mga ka-SP. Pero wala akong magagawa dahil hindi ko naman pwedeng baguhin ang kwentong to dahil gusto kong ihatid sa inyo kung ano yung totoo. Pero sana kahit na ganoon, ay nagustuhan nyo pa rin ito. Muli, ako nga pala si Chris Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, Sitio Pangil.